Totoo ho ba ang claim nyo na taliwas sa katotohan ang pahayag ni Ramona Joaquin? Totoo. At batas na ang nagdikta. Dismiss ang slander case laban sa amin. Slander case na nilakad ni Conrad. Konti na lang. Tuluyan na masisira ang connection nila. You're suffering? Nananadya ka ba? Bakit kailangan mo ipasulat na sa'yo nang galing ang gift certificate? Ako naman talaga nagbayad, di ba? Siya nga pala. Pinapabigay ng front desk. You should just leave. I know what you're trying to do. Sinisira mo kami ni Rachel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sincere ang intention ko na makipag-ayos sa inyo. Talagang kapal ang Rachel! Papalik ka! Malagdi ka talaga! Mali ang iniisip mo, Rachel! Nandito ako para makipag-ayos. Wala kang maluloko dito. Lena, just go! Sorry talaga. Nananadya ka na yun. Kailangan mo ba talagang sirain si Rachel sa kasi Miguel? Pag nasira sila, imposible na hindi bitawan ni Commissioner sina Lucas. Isa pa, ang laki na atraso sa akin ni Miguel. Sa kanya nag-umpisa lahat ng kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Ano pang kaya mong gawin para maniwala ako na walang namamagitan sa'yo ni Lena? Kita niloko at hindi ko yung kaya gawin sa'yo. Asawa mo ako. At kung mahal mo ako, ako ang paniwalaan mo. Dahil nga hindi kami nakakuha ng sample ni Conrad nung nakaraan, mukhang kailangan natin dumiskarte sa ibang paraan. Si Jordan po, pwede niyo po i-hack ang email account si Conrad o kaya cellphone para makahanap po tayo ng baho kay Conrad. No, may balita na po ba kayo sa paghanap kay Brian? Tuloy-tuloy pa rin ang paghanap. Ito, nandito ako, minaman-man ang gutong mansyon ng mga narsiso. Ito si Vanessa, lalabas. Pasakay ng sasakyan. Andali ha, susundan ko. Sige po, no, mag-ingat po kayo. Salamat. Nung sigurado po kayo na nakita niyo na sumama si Vanessa kay Conrad? At hindi lang isang beses. Sinusundan ko si Vanessa dahil nagbabakasakali ako makipagkita siya sa kapatid niya, si Brian. Pero ang nakita kong kinatagpo niya, si Conrad. At yun nga, ilang ulit na. Babalitaan ko kayo kung natuntunan namin kung nasaan si Brian. Sige po, salamat ko. Ingat po kayo. Tutuloy na. Ingat tayo. Nakikita ng patag, nakakaloka, at gabi pa. Hindi kaya may relasyon yung dalawa? OMG! Napanood ko na to sa teleserye. Bechay, Bechay, matagal ng family friend ng mga narsiso si Conrad. Pero hindi ko maisip na kayang gawin ni Vanessa yun kay Lucas. Is Nining here? He's upstairs. I'm just here to get my things. Tara, I'll help. Okay. Una kong hinak yung email ni Commissioner. Tapos doon ko in-access lahat ng mga linked accounts niya. Yung Facegram niya, tapos yung hindi ko pa nakikita yung message me app niya. Malinis yung emails ni Vanessa, pero isa-isahin pa rin natin to. Mas personal dito sa message me app.
Baka sakaling may napag-uusapan sa lang suhol o kaya under the table na pasuyo ng mga narsiso sa kanya. Kung tungkol pa rin to sa kaso, tama ng pasasalamat. Hindi ko kayo kayang tanggihan. Lalo ka na. Alam mo yan. Tama po tayo. Galing kay Conrad ang pagkapanalo nila. Isa lang ito sa napakaraming ginagamitang magic ni Conrad para sa mga narsiso. Pinapabalik na ako ni Dad. Ninong, maraming salamat talaga for letting me stay, ha? Buti nga nagkaayos na kayo, eh. Happy for you. Well, this is about it. If you need anything, alam mo, welcome ka dito. Maraming salamat, Nino. O paano? I'll go ahead. Allison, thank you. Goodbye. Okay. Take care. Nino. Sobrang hindi ko alam kung paanong suyo ang gagawin ko kay Lucas para pabalikin si Adrian. Huwag mo na munang alalahanin, ligtas naman si Adrian sa akin. Huwag mo nang bahala sa anak natin, kahit ngayon lang, pansamantala. Sa tinagal-tagal na panahon, ngayon ko lang siya magagawang alagaan bilang totoong ama niya. Jordan, ate, si Conrad, siya ang ama ni Adrian. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at i-share ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!